tambay para sa malusog na maamayan. Nais mo ba ng isang malusog na bansa? Kung ito ang laban mo, kasama ka sa programang ito. OBITP sa IZ. OBITP sa IZ. Ang kakampi ng maamayan. Ngayon, pinatindi ba ang laban? Laban sa mahal na gamot para sa malusog na maamayan. OBITP sa IZ. Malapitan 882 TWIZ. At ngayon, ang kakampi nating lahat. Governor OBIT Pagdanganan. Ole, ole, ole. Magandang hapon sa inyo, mga kakampi, mga partner. At buong hapon ito, magkakasama-sama tayo sa ating programa, OBITPIS IC. Pupantalakayin at magbalitaan at tingnan natin kung ano nagagalap sa kapaligiran natin itong nakaraang linggo, nakaka-affecto sa ating buhay at kabuhayan at sa ating buong bansa. At inaanyahan kayo makilahok sa ating programa. Tulad ng dati po, kasama rin natin si partner Juday. How are you, partner? Hi, Gov! Magandang hapon sa inyo at syempre magandang hapon sa ating mga tigapanood sa pamamagitan ng Facebook page po, no, ng DWIC, yung ating Facebook Live, pati sa YouTube channel natin, Gov, and of course sa IZTV at syempre yung mga nakikinig pa rin sa traditional na radyo natin. Sa DWIC, ang himpilang may todong lakas, 882. Hello, ang himpilang may todong lakas, kaya po mga kaibigan, maya-maya po ay maraming natin kung nagaganap sa ating pag-asa. Merong partner, merong bagyong neneng nasa Northern Zone. Ito na naman ang bagyong neneng. Lakas daw. Pero sana ay huwag naman lumakas. Maalaman po natin maya-maya pakikibalita tayo. Pero sa ngayon, partner, ay tumataas pa ng kaso ng COVID. Pero mukhang papunta na tayo doon sa endemic, sa halip na pandemic. At pero meron pang isang nagbabatang ng epidemic. Kaya nagkakasabay-sabay ito. Mukhang nagkakaroon ng outbreak ng dengue, 191% increase. E pag hindi na kontrolan, magiging epidemic. Pag hindi epidemic, pwedeng maging pandemic. Kaya yan pinasuriin natin mamaya. Ano ba ang kalagayan natin ngayon sa COVID. But meron mga variants sa duwarating partner, no? Pero sa ngayon, talaga naghahanap ako ng mukhang mas marami talaga yung nakakabahalang balita kaysa magandang balita. Tataas naman ang gasolina, partner. Mukhang piso ang taas sa gasolina, sa diesel, kaya magkarga na po kayo hanggang hindi pa nagmamakas. Okay. Ang inaalala natin, ano, syempre yung ating mga motorista, yung pag umihiling na kasi ulit ng dagdag na naman na presyo, no? Ay, yes. Ng tingil sa pasahe, kakadagdag lang naman, biglang eto na naman. Kasi wala naman na lihong magawa yung ating mga chopper, no? Because talagang tumataas. Ang tindi pa ng taas, Govi, di ba? Diba karaan, 685. At least ngayon, ang balita ay mga 2 piso. Kung panahon sa 685, malaking diferensya, pero pataas pa rin, ano? Tapos sana bumaba na, pero mukhang malabo. Sapagkat sa ngayon, yung gyera sa Ukraine, tumitindi pa rin. Pagkatapos yung OPEC, kinuntunan ng production. Kaya mukhang tayo po ay talagang kinakailangan na magtipid una-una. Pag hindi importante ang lakad, huwag na lang muna, ano? At bukod pa yung partner, ay sa panggulungan ng balita ngayon, yung inflation tumataas. Hindi lang sa atin. Sa Amerika, 8.2% na. Sa atin, mas bababa pa ng konti. Pero pagkakaya tumataas ang inflation, ang tendency ng Federal Reserve, yung parang Central Bank ng Amerika, itataas na naman ng interest rates. Pag tinaas na lang interest rates sila, malamang kasama na rin tayo doon para makontrol ang inflation dito sa atin. Pag yan ang sistema ng mga financial managers natin, kinokontrol interest rates, sinataasan. At sabi nga ni Governor ng Central Bank, Bilalian, nakarang araw, mukhang anywhere from 50 to 75 percentage points. Kaya, pag tumaas yan, ibig sabihin, talagang pamahal naman ng pamahal. Kaya, tibay-tibay po tayo at magiging ang makita natin kung maaari maging self-sufficient tayo sa anumang pangailangan natin. Pero yun, isa sa magandang dapat talakayin pa natin mamaya. Ngayon po, ay nais ko lang na batiin ilang mga kaibigan natin, partner. Una yung kaibigan kong gobernador ng D6-3717 last Pacific Governor, si Art K. Nagdiro ang kaarawan niya ngayon. Binabati ko rin yung mga top lawyers. Bala, taon-taon, nag-ibili sila ng top 100 lawyers. So, apat sa top lawyers na yan, taga Rotary Club Manila, si Evo Tan, dati presidente ng okay gobernador, si Abby Cruz, Tony Abby Cruz, Accra, Monty Sumbing,
si Sitos Malalaysay. Of course, apat sila. Congratulations sa pamanak namin kayo. At nice ko rin na banggitin sa pagkakataong ito at batiin ang SM, ang ating isa sa Barangay 888 na ating teacher sila partner. 8,000 pa lang scholars nila. At talagang nakikita ko sa dyaryo kanina, 8,000 scholars ng SM Foundation. So, congratulations yes. SM at congratulations to my scholars. Yan po yung napakalaking bagay. Kasi ang pag-aaral partner ay isa sa napakahalagang aspeto na ikaw nga, great equalizer of opportunity sa atin lahat. At sa pagkakita ito partner, naalala ko yung aking ama, birthday na mabukas eh. Kung buhay ang aking iwaong ama, ay 103 years old na siya. At nais ko lang magbigay ng konting tribute din yung edukasyon na alala ko na binabasa ko yung SM, naalala ko yung mga scholars na yan. Eh yung pagkakataon ko makapag-aral, yan eh, sinangarap na aming mga magulang doon sa aming barangay at aking ama, kasama ng mga araw-araw mong partner sa aming barangay, malayo yun eh. Barangay Santo Niño, bahagi ng isang barangay na yung Pungo. Nung araw sa aming barangay, mga 2 generations ago, hindi masyadong usin pag-aaral. Pagka umabot ka ng grade 6, marunong ka na, susulat ka na, malaki ka na, ang susunod na step sa'yo yun, tutulong ka na sa bukid. Kung tatay mo yung magsasaka, magsasaka. Kung tatay mo yung mangisda, mangisda ka. Kung tatay mo yung karpintero, karpintero ka. Parang ganun ang uso. Pero nung dumating yung isa, yung grupo na aming ama, may iba pang mga barkada siya. Eh talagang sinula nila yung pagpapaaral sa anak. At kung meron isang magandang legacy yung aking ama, na magiging ng karawan niyo sa langit, 103 years old, eh yung inusin niya sa aming barangay partner, yung pag-aaral ng mga bata. Kasi siya mismo, ano mo, hindi naman sa ano, matalino yung father ko eh. Kaya lang, masasakti, hindi nakapag-aaral. Kaya ang pangarap niya, pag-aarali kami lahat. Eh siya, eh, kumo, hindi nakapag-high school yun eh. Ano yung trabaho niya, magsaka at mag-carpintero. Meron naman kami uncle na marunong na hinyero, civil engineer, so, nakakasama siya noong trata. Hanggang natuto siya. At bukod sa pagkasasaka, saka siya, pero madalas eh, inuupang pagpagawa. Naging kontratisa din siya, na small time gumagawa ng mga bahay. Pero araw na kay lumalaki, partner, katulong niya ako noong pag ina-estimate niya ang gasos pag may kontrata siyang bahay, estimate niya pang board fit. Kaya bata pa ako, tinuturuan niya ako ng arithmetic. Pero ang maraming ginawa niya talaga, ay sila noon, walang eskwelahan sa barangay namin partner. Naglalakad kami eh. Alam mo ba noong aking grade 2, grade 3, gusto susunod na barangay, malapit lang. Pero pagkatapos noong grade 4, grade 5, grade 6, sa bayan na. Subtasyon. Nilalakad ka, mga eskwelahati, 2 kilometro. Balikan. Hanggang high school. Kaya noon, okay, lumalaki, napag-uusapan ng mga tao sa amin yun, kinakalang magkaroon tayong sariling eskwelahan. Kinakalang magkaroon tayong eskwelahan. And noon, kami, nag-aaral, ako mismo kinakausap nila pagbuti ko pag-aaral. Sabi niya, ano ba, hindi ko makakalimutan ito partner talaga eh. Tanda doon, alaman niya, pero nag-aaral ko, high school, niya yan. Nakaharangin pa ako sa kalsada noong pagpapasok ako. O, Bet, ina-encourage ako, mag-aaral kang mabuti eh. Galing ka rin sa pag-aaral. Para noon, parang araw, itin natin magkaroon tayong eskwelahan dito. Talagang natatandaan ko yun eh. At aking ama man, yun yung pangarap nila eh. Kung maaari, hindi pa kami noon. Anyway, so nausin pag-aaral ng mga bata noon, nakita na yung ama ko, masasaktin, hindi naman mayaman, nagpapaaral kami ng mga anak. Mga anak kami nag-aaral lahat, ano? At sinasabi niya talaga, kaari, maaari, huwag bababa sa high school ng bawat isa sa inyo. Yung pangarap niya. Aral naman kami hanggang ito katulungan. Hanggang nakapag-aaral na nga ako at lumani ang araw na ang pinangarap nila na magkaroon ng eskwelahan. Itong aking ama, partner, makwento ko lang at this is a tribute rin sa kanya dahil na parang birthday naman niya bukas. Ano? Nais ko lang banggitin din na yun, kasama ng ilang mga taga-barangay namin, pinangarap nila ang barangay eskwelahan sa aming bayan. Kaya nung 1990, okay, governor doon na noon, talagang kinuusap nila ako at siya. Tayo na tayong eskwelahan sa barangay natin. Kung siya ng bayan matagal. Ako kasi,
kahit di munta sa pinag-aralan, natural leader eh, siya presidente ng samahan na yun mga magsasaka, matagal siya ni kapitan, matagal na kusiyan sa bayan din namin. Eh kaya hindi na makalimutan ng pangarap na yun. Oo, Ben, baradol ka na, mag-tire na eskalahan dito. Ang problema namin noon, eh saan kukunin yung saan itatayo? Aba, ang aking ama, presenta yung kanyang lupa. Sabi, oh, dito na lang, dito na, dinonate yung lupa. Wala naman sa mga maraming lupa, dinonate yung lupa. Kaya yun eh, doon natayo yung eskalahan namin. Simula, eh parang extension ng high school elementary namin. Yun eh, nakomento ko, pagkat yun eh, talagang natutuwa ko na mula noon, partner, ang dami talagang nausong magpa-aral sa aming mga pamilya. Alam mo ba, yung aming barangay, hindi kalakihan sa maliit na barangay yun eh. Pero ngayon, walang bahay doon na hindi nakapag-aral, hindi nakapag-aral na anak. Mayroon mga kapitan ng bapor, may hinyero, may paripa, may doktor. Talagang lahat ng profesional sando doon, may abogado. Ilan na abogado sa bayan namin, barangay namin. Anyway, so, kaya nga, nato yung eskwelahan na yun. Kaya nung namatay siya, pinangalan nila. Kaya hindi, nagpangalan sa ama ko, Juan T. Pagdanganan, Memorial Elementary School. So, binabati ko yung aming principal doon yun, si Sir Jonas Rubiales, mga tuguro, at yung mga Parent Teacher Association. Magkikita-kita kami sa Lunes. At like ceremony, magkakita-kita at magkukulong PTA. Anyway, so, yun po. At talagang natutuwa lang akong i-share-share yung naging karta sa aming balita barangay. At yun, napakahalaga. Kaya bilib-bilib ako sinabi ng SM at talagang lahat po sa'yo sa mga batang nakikinig dito. Pag-aralin po natin yung buti manok natin. Kaya natutuwa ako si Judy ay napakaganda din mag-aral. Malayo mararating mo. Yes. Just gov, no? At yung iba pa yung mga estudyante natin, lalo na yung hindi naman talaga ganun ka-alwal sa buhay, gov, sinasabi lagi natin. Ano, yes. Yung mas bigyan natin ng chance, yung mas mabigyan tayo ng chance na makatulong din. Kasi talagang, kumbaga sila yung mag-lead na ng ating ng bansa, di ba? Para sa mas magandang Pilipinas, mas magandang buhay ng mga Pilipino. Kasama ninyo, at parang pag-aaral talaga, pantay-pantay na kayo ng pagkakataon noon. Yun, ang pangarap natin, maabot ang bawat Pilipino. Pero sa ngayon, partner, ang isa sa mga paksa natin sa ating advocacy ay sa health. Sabi niya, concerned po rin tayo, tumaas ng 2,458 ang kaso ng COVID. Ang total death ay 63,439 na tinitinang kay figures dito. Sa active cases, 26,399 yung report ng DOH. At ngayon nga, may nababalita na merong dengue outbreak, merong endemic pandemic ba tayo, meron pang bagong variant. At ngayon po, itatalakayin natin sapagkat isa sa ating magiging panuhin ngayon ay batikang panggagamot sa daling Pangulo ng Philippine College of Physicians. Isa sa mga ginagalang natin na hinahangaan na doktor sa ating bansa at mga tunay na makabayan. Partner, pakilala natin na ating magiging panuhin at nasa linya na ay si Dr. Maricar Limpin. Magandang hapon po, Dr. Maricar, si Obet at saka kasama si Juday. Wala pa yata sa linya. Asa na? Hello, partner. Tora? Oo. Doktora, mas limpin. Ito na po namin yung linya ni Doktora Doc Maricar Limpin. Doktor Maricar Limpin. Ay, Gov, sandali. Itawagan lang natin na putula lang yung kanyang linya. No? Babalikan na lang ho natin siya, Gov. Ah, okay. Oo. So, marami tayong magandang talakay sa talagang isa sa mga maalam, talagang matikang doktor sa ating bansa. Dati presidente siya ng Philippine College of Physicians. Anyway, kasi nga, talagang bukod sa issue ng COVID, issue ng dengue, pag-aaral, nandiyan pa rin yung University of Healthcare. At nasa headline niya yun doon sa balita na ang gastos ng total health expenses ang ayon sa Pilipinas. Nandiyan na siya ko ulit. Good afternoon po at maraming salamat. Kasama po namin si partner Juday.
Magandang hapon po, Doc. Yes, magandang hapon naman. Doc, isa sa napag-usapan ngayon na itong pagtaas ng kaso ng dengue. Parang nagkaroon ng outbreak sapagkat 191% daw ang tinaas. Ano po ang dahilan dito? Anong mahasabi ninyo na dapat gawin mga kababayan natin? Yes, yan po ay ang pagtaas po talaga ng dengue. Inaasahan po natin yan sa tuwing tag-ulan, ano? Dahil sa ang nangyayari ho sa pag-ulan, ano? may mga containers tayo na nakatiwangwang, ano? Malalagyan po yan ng tubig at yan ay maiimbakan ng tubig, no? At yung pag-imbak ng tubig na yan, kahit malinis pa yan, yan po ang pinagsisimulan ng breeding, no, ng mga lamok, no, na siya pong nagiging dahilan ng pagkakaroon ho natin ng dengue. Alam naman natin na ang dengue po ay nanggagaling sa kagat ng lamok, no. May isang specific na lamok ang nagbibigay po ng sakit na ito at yan po yung Aedes aegypti. Yan, talagang saka mukhang yun eh, sa hapon yata nangangagat, no? Ano? At saka parang mas gusto nga nila malinis sa tubig eh. Yun, parang yun ang gusto nitong particular species ng bilmok nito. Kaya... Yes, Gov, tama po yan, ano? So, hindi kailangan maging marumi, no? In fact, mas makikita ho natin na mas maraming nagkakaroon ng o lumalago o nabubuhay na lamok sa mga nakaimbak na malilinis na tubig. Kaya importante ho na hindi tayo nag-iimbak ng tubig. Siguraduhin natin, tinitignan mga maliliit na lagayan diyan na maaaring naka-expose po, no, dito lalong-lalo na ngayong tag-ulan, no, tapos malalagyan ho ng tubig yan. Yan ho ang pinagsisimulan ng paglago o paggo-grow, no, ng mga lamok na yan. At ang bahala dahil halos sa doble ng kaso at ilang limang rehiyon na kasama ang NCR na nandito. Kaya po sa mga tagapakinig natin, mga kapinalis sa himpapawid, nako, makinig po tayo kay Dr. Maricar sapagkat iwasan po natin yung nag-iimbak ng tubig. So, pwede yan ang gagaling. Anyway, napag-usapan lang, talagang isa yan sa mga naalala natin. At ang pangalawa ngayon, doktora, itong sa COVID naman. Mukhang ang nababalita nga, mukhang endemic na ba tayo? Hindi na pandemic. Ano po ba kalagayan niya? Mukhang... Gumaganda naman ang kalagayan, pero dumarami, meron pa rin kaso, 2,468 yesterday. Ano po ang assessment ninyo, Dr. Maricar, sa sitwasyon natin about the COVID pandemic? Well, kung mapapansin po ninyo, marami pa rin pong mga bansa ang talagang marami pa rin pong kaso ng COVID-19. In fact, ngayon po sa Singapore, no, biglang bumulusok na naman ang kaso ng COVID-19. At yan po ay despite the fact na mataas po ang vaccination rate nila, no, dahil may nakikita po tayong mga bagong variant ngayon, mga kombinasyon po ng Omicron variant, no, na siyang nagiging dahilan ng pagbulusong ng mga kaso, no, sa Singapore, sa ibang parte pa ng mga bansa katulad ng Amerika, no. Nakita ho natin yung variant na BA.2.10. BA.5, BA.10. Pero pang XBB, nabagit yung Singapore, yung mga meron din na basa na ako. Yan po yung XBB. Yes po, yung XBB po, siya po yung BA.2.10 po. Siya po yung sinasabi ko na kombinasyon ng mga variants ng Omicron. So ano pong lagay noon? Pagka kayang kontrolin itong mga bakuna at kung ika-boosted na, ano bang comparison na... panlaban mo sa mga variants sa bagong ganyan, doktora? Yes, definitely po ang napakita naman so far, ano, maganda pa rin po ang efficacy ng mga bakuna natin, no, yung mga existing, lalong-lalo na po yung bivalent na vaccine
vaccine, ano? Yan po, wala pa po yan dito sa ating bansa, no? But ang napansin ho natin dito sa bagong variant na ito na nakita ho sa Singapore, no? At sa US, yan po ngayon ang nagiging dahilan sa Amerika saka sa Singapore ng pagbulusong ng kaso, no? Yun, XBB nga po, no? Dito na papakita mukhang medyo nakakaano po eh, nakakalusot doon sa immunity na binibigay ng mga bakuna. Malaking porsyento pa rin po ng mga tao na nabakunahan eh medyo nakaiwas-iwas naman po dito sa bagong variant na ito ng COVID-19. Mukhang merong pag-aaral din yata. Ano epekto? Talagang sinasabi mas makakatakot daw pag hindi pa na nahahawa, hindi pa nakakaranas ng COVID infection. Pagkatapos ngayon, darating nga ito ang bagong variant nito, nakakatulong ba yung ikaw ay nagkaroon ng infection at bakunado ka, doktora, sa kaso nito ang bagong variant nito? Siyempre po kapag ikaw ay nagkaroon na ng COVID-19 dati, so nag-build up ka ng natural immunity, so makakatulong ho ito. Pero mas maganda po kung kunyari nagkaroon ka ng COVID-19, so nakakuha ka ng natural immunity, dagdagan mo pa yung immunity sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Yan po, mas effective po yan para mabigyan, talagang tumaas po yung kakayahan natin na ma-protect natin ang sarili natin from COVID-19 infection, ano? Lalong-lalo na po yung pagkakaroon ng severe disease, no? Yan po yung nagiging dahilan ng pagkamatay ng mga tao. Oo, nakakatakot yun na. Pero mahal yung sinabi ni doktora, kailangan magpabakuna kahit na sinasabi may bakuna ka, nagkaroon ka ng infection, nagkakaroon ng antibodies, pero kailangan bakuna pa rin. Pero at least, pagka meron ng ganon, meron kang panlaban, mas matindi kang panlaban. Eh, bakuna ka na, na-infection ka. Pero hindi pa nagkakaroon, lalo pag walang bakuna, naku, delikado po. Yan ang panawagan ni doktora. Magbabakuna na po tayong lahat. At pagka wala kang, kahit may bakuna ka, hindi ka pa nagka-infection, mukhang mas malaking chance ang mara. Tabaan ka ng bagong variant, ng variant dumarating nito. So, sa ngayon po, sa yung binabalikan natin, mag-uundas, ano mga nakita yung dapat gawin ng ating pamahala, mga policies, lalo na sa dumaraming tao, darating na undas, at mga iba pang pagkakataon, ano may papayo ni doktora sa ating mga kababayan at sa mga health authorities? Yes, sana po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dadating ho yung undas, ano? So, alam mo naman ho natin, meron ho tayong optional na pagsusuot ng face mask, no? Papag nasa labas, ano? Sana po ay patuloy po pa rin nating isuot yung face mask na yan para medyo may additional protection po tayo. And sana ay tayo po ay magpabakunan natin. Kunin na ho natin yung mga booster shot natin, no? Dahil yan po ay malaki ang maitutulong para po tayo ay kahit kung magkaroon man tayo ng COVID-19, ano, hindi ho tayo magkakaroon ng severe disease, no, na maaring ating ikamatay. So sana po dalawa lang po ang paraan na para proteksyonan natin ang sarili natin. Yan ay pagpapabakuna at yan po at pati po yung pagsusuot ng face mask. Ayun, lalo pagka sa loob ng mga mataong lugar. Kahit sa labas, may nababalita kasi pag nasa labas niya, maaaring optional. Pero pag maraming tao, at sinasabi po ninyo, suot na yung mask para siguradong mas may protection tayo. Yes, at tama po, no? Kasi sa undas, no? Tiyak, ang daming tao niyan kahit sa outdoor yan, ano? So, protectionan natin ang sarili natin. Tayo po, maging responsable po tayo sa ating kalusugan. So, nasa atin na po ang paano natin po protectionan ang ating mga sarili para maiiwas natin ang ating mga sarili sa sakit. Ayun, ako, napakahalaga po yan. Meron pa isang balita ngayon, doktora, na lumabas na nasa diaryo kanina, ang total health expenses pala natin ngayon sumigit na ng 1 trillion nung last 1.09 trillion last year. At umaabot na itong 1.09 trillion neto ay talagang
ang total health expenses natin, mga 400, ang out-of-pocket expenses, mga 450 billion pa rin. At ito po ay noong 2021 sa ayon sa Philippine Statistics Authority. Ngayon, ang malaking porsyento ng gastos nito ay umalimong na-hospital. The statement din na i-implement ang universal healthcare at ang focus na ngayon ay preventive healthcare. Ipube, paano ba natin maisasagawa yun? At yun be, kasi ang mahirap ay parang hanggang tumataas ang budget, doktora, lumalaki pa rin out-of-pocket. Ano po ba mga dapat gawin dito sa tingin nyo? Lalo na yung pinag-usapan yung universal healthcare na hindi naantala ang pag-implement. Ano po ba ang maipapayo nyo kung sino ba ang sunod maging health secretary na dapat bigyan priority? Yes, I think no, panahon na para talagang pagtuunan natin ng pansin na yung health promotion o preventive aspect no na kung saan diyan ho yung makakapag-iwas sa atin sa napakalaking gastos no. Kasi sa ngayon po lahat po ng gastos na yan na sinasabi po ninyo Gov no, yan po ay dahil sa kailangan gamutin yung mga sakit, iba't ibang sakit na nagkaroon ho ang mga Pilipino no. So kaya sabi nga ho ninyo malaking portion ng gastos na yan napupunta ho doon sa hospitalization cost no. Uh-huh. Dahil nagkakasakit po yung mga tao and we expect na even po lalong-lalo na sa taon na ito no and in the next few years ay makikita ho natin dahil marami po doon sa mga tao natin hindi masyadong nagpatingin, nakakakita ho kami ngayon talagang mga grabe na sakit ng gumabi yung sakit ng kanilang puso, ng kanilang kidneys no at pati po cancer marami po. So we expect na mas nataas pa po, mas tataas pa po ang gastusin natin. So, ang pinakamainam mo talaga ay gumawa ho tayo ng mga programa para ho ma-prevent ho natin ang pagkakaroon ng sakit. So, wag ho natin hintayin yung nandoon na tayo sa dulo. Kung kailang may sakit, doon ho tayo gagastos. Bigyan ho natin ng budget yung mga pagpo-promote ng kalusugan at pag-prevent ng mga sakit no para sa ganun po ay mas medyo mapaliit po natin ang ating mga gastos and then at the same time no sana ay mabigyan din ko ng sapat na budget no yung sa mga local government units yung pagpapatingin ng mga Pilipino ng mga kababayan natin pag meron ho silang nararamdaman doon sa community. So ito po yung sa primary care no nakakailanganin po din ng budget hindi lamang po sa ospital kung hindi yung pagpapatingin din po doon sa komunidad para ho sa ganon ma-encourage ho natin no ma-improve natin yung health seeking behavior ng mga Pilipino na sa ngayon po ay napansin ho natin ay napaka very poor ang health seeking behavior natin. Kadalasan the reason bakit hindi tayo masyadong nagpapatingin dahil takot ho tayo doon sa gagastusin, no? So kung yeah. Ito pong ano na ito ay itong pag-improve ng health seeking behavior, mangangahulugan ho ito na kailangan ho maglagay ng pondo para sa ganon yung mga tao, yung mga Pilipino, pag may konting nararamdaman, magpatingin na, wag hintayin lumala. Dahil siyempre pag lumala po, doon po talaga mas malaking gastos. Ang palawagan po ninyo na napakahalaga ay dalawang aspeto. Isanda ko ang mga tao, sinasabihan ninyo, dala sa doktora, huwag na hintayin lumaking gastos, lumala ang sakit bago magpatingin. At the same time, ang sinasabi rin po ninyo, pondohan naman ang mga local officials at ang ating Department of Health para yung preventive health care ay magawa doon sa primary care unit. Sabi nyo, ano po? Ibig sabihin nyo, doon pa lang sa mga barangay, doon pa lang sa mga bayan-bayan yes. Ganun po ba yun? Ano yes po, sinasabi tama yung, po. Yes po, tama ano? Po, Gov. Ano? Talagang kailangan medyo bigyan na ho natin ng pansin yung ating mga primary care units dahil for so long, no, medyo kumaliit po yung natatanggap nilang budget, no. So medyo kailangan ho i-uplift natin ang kalidad ng mga serbisyo na naibibigay doon sa mga primary care units. At nang sa ganun naman po ay mas gumanda din po ang serbisyo na ibinibigay po sa ating mga kababayan. Opo, yung sinasabi yung primary care units, yung mga barangay health centers, mga rural health units, kumbaga
sarayin po kasi, hindi ba tama kayo eh? Yung sasabi niya, mga local government unions yung nagmamahala dito eh. At sana nga, sa bagong batas eh, sila ang magiging principal actor sa primary care. Doktora, di po ba, no? Oo. Yes. Opo. And ano po, actually sa universal healthcare po, talagang meron po pondo na mapupunta sa mga local government unit. Panawagan na lang po, Gov, doon sa mga local government officials po natin, na sana po yung perang mapupunta po para sa kanila, no, ilagay po na nila talaga sa pangkalusugan. Ano? Baka po kasi magastos sa kung anong bagay lang. Ano? It defeats din po yung purpose o yung objective po natin ng universal healthcare, kasi mababawasan yung pondo para sa kalusugan, then hindi rin po mai-improve ang quality ng healthcare at ang kalidad ng health state status ng mga kababayan natin. Yun, ang pangalaga yun. Yung pondo ilalagay dyan sa universal healthcare system, magkakaroon po pondo, sabi ng doktora, sa LGU, sa mga gobernador, sa mga alkalde, at iba pang mga opisyalo sa lupal, iukul natin diyan. Isang masasabi ko po, sa Bulacan, mukhang ganyan ang direksyon ng aming gobernador at maraming mga local health officials, mukhang ang direksyon ay para dito. Kaya napakalagay siya sa doktora. Ano pa po yung mga preventive at promotive aspect? Nabanggitin niyo yung health checking behavior, saka yung promotive aspect ng healthcare. Ano po mga halimbawa nito na dapat malaman ng mga kababayan natin at mga magkapatupad ng health care program? Yung mga health promotive aspect po niyan ay yung pagpapalaganap ng mga impormasyon, no, at saka para po sa ganon yung mga kababayan po natin ma-develop po nila yung healthy lifestyle, kasi malaking factor po yung pagkakaroon ng healthy lifestyle, no, sa tao, no? So yan po, pag-iwas po sa pag-inom ng alak, pag-iwas po sa paninigarilyo, ang pagkain po ng masusustansya, ang pagkain at yung pag-exercise, no? And of course, no, yung pag-iwas din po sa stress, para naman po yung mental health status din ng ating mga kababayan ay napapangalagaan din. So ito po mga healthy lifestyles na ito, kailangan po mapalaganap natin yan sa ating mga iba't ibang LGUs, no? At mangangahulugan din po ito ng hindi lamang po yung communication strategy, no? Yung para mas mapaabot natin yung impormasyon sa mga tao. Uh-huh. Kung hindi, kailangan din po ay maipatupad po natin o mapa-adapt po natin sa mga local government unit yung mga ibang policy, no, na kung saan ma-encourage ang mga tao na mag-adapt ng healthy lifestyle. Ano ibig ko sabihin? Katulad po ng paglalakad, gusto natin na mas kumikilo sa mga tao. Pero syempre, mainit po tayo, di ba? Mainit dito sa Pilipinas. So, mas maganda siguro magkaroon tayo ng programa na kung saan makakapaglakad po ng mas safer ang mga kababayan. Tapos medyo may lilim para naman ho hindi masyadong mainitan habang naglalakad, no? And also, mag-provide din ho ng lugar na kung saan pwede pong maglaro o kaya ay mag-exercise ang mga tao ng libre. Yung hindi pa kailangan pumunta ng gym, kasi ang gym, mangangahulugan na magbabayad ho sila, pero sana po yung mga lugar lang po na yung pwede pinapunta. Yes, a park na libre po, no, na makakapag-exercise po ang mga tao. At kasi yung mga eskwelahan, naalala ko tuloy yung bata pa kami, doktora, ewan ko inabutan niyo yung elementary school, di ba? Nag-exercise sa mga bata. Sana ibalik nila yung mga ganong gawain. Napakalihan sinabi niyo na yun. Yes, tama kayo, Bob. Kasi dati nung everyday po ang PE, no? So talagang mga bata talagang makikita ho ninyo very active, no? Eh ngayon po kadalasan palagi lang nasa klase, no? Nakaupo, no? So nalilimitahan ho ang mobility ng mga bata. Sana po ay mabago po natin 'yan, no? Magmula pa lang po sa kabataan hanggang sa paglaki ng mga tao, no? And then of course, no, encourage din ho natin na wala nang naninigarilyo at
pwede mo natin maiwasan yung pag-inom, no, ng alak. Siguro po maganda sa mga para ho mabawasan natin yung, kasi napakadami ng hugog ng mga umiinom, ano, ng alak. Tumataas po ang ating ang sakit tungkol sa mga atay, ano, dahil po dito. So, kailangan po siguro meron na ho tayong ma-adapt na mga batas, no, para po mapatupad natin yung pagbabawas, no, ng pag-inom ng alak. Oh, napakaling yung sinasabi niya. Sana yung nakikinig yung mga local officials din para mamantayan nila yan. At saka nabanggit yung kanina, sige rin nyo. Ako, sa second emotion po ako dyan. Dalawang araw na nilinigyan nyo ako eh. At tingin ko, doktora, isa sa pinakamarga ng accomplishment ko sa sarili ko yung naitigil ko yan 21 years ago. Kaya napakaling yung sinabi, doktora, makinig na po kayo. Tigil na, sige rin nyo. Control na ng alak. Sapagkat talaga masama yan. At saka, ito yung nagsisimula, doktora, di ba? Yung sa dami ng mga number one killer sa atin ngayon, cardiovascular diseases eh. As many as mga 300 yata namamatay araw-araw. Kaya natutuwa ako may binibigyan din niya yung ganyan, doktora. Ano pa po, sa tingin naman nyo, sa ating pang maganda focus natin sa local officials sapagkat sila may nangasiwa sa primary care unit, i-update yung kanilang mga rural health units, ayusin ng sistema. Isang problema po natin ngayon, doktora, kinukulang din tayo sa mga healthcare workers at mga facilities. Ano pong masasabi niyo tungkol doon sa telehealth system, yung telemedicine, teleconsultation? Di ba yung makakatulong din? Makakatulong naman po ang teleconsultation. Actually, ngayon po, na-experience po ng mga karamihan ng mga doktor, no, yung mga healthcare workers na nag-o-offer po tayo ng mga telemedicine, teleconsult, no. But syempre limited po ang paggamit ng teleconsultation, telemedicine, no. Siguro po pwede itong i-develop pa ng gusto doon sa mga lugar na kung saan wala pong mga doktor, no. Po sa doktor ay kung ang nandoon lang po ay primary care provider, no, isang nurse o kaya ay midwife, ano. So pwede ho nating yung doktor ho sa ibang lugar ay pwede ho matulungan yung mga primary care providers natin para sa ganon mabigyan po natin ng at least, no, medyo siguradong quality healthcare sa mga tao, no, para sa ganon ay hindi naman ho sila malagay sa alanganin yung kanilang mga buhay, no. So ito po importante na siguro maipatupad natin. But of course, ang telemedicine, ang mga ngailangan po ng malaking support din, ano, katulad ho ng internet access, no. Yeah. Alam naman ho natin yung mga sa mga liblib na lugar, eh, mahirap din po yung access ng internet. So medyo ito po ay kakailanganin ng infrastructure. So sa Bicol area pa lang po, alam mo niyo lalo na doon sa Camarines Sur, no, sa Birak, kailangan pa ho kayong tumawid ng dagat, ano. So at yung kanilang internet access din po doon ay napakahina, no? So, ang medyo magiging problema ho natin sa telemedicine ay yung internet access. Yun. So, kinakalayosin din yun. Ako, kakaugnay-ugnay ang ating talakayan, doktora, at napakaganda yung ating talakayan. Ibig sabihin, una-una, ayusin ang primary care system, ayusin ang mga pangalaya, promotive system, preventive. Pagkatapos, sabi nga nyo, pwede yung kulang ng doktor, magkaroon ng telehealth concentration, pero wala namang internet access. Kaya talagang sa kabuuan ay kinakailangan integrated din sa aming infrastructure system. So, doktora, partner, baka magusto ko itanong kayo, doktora. Ay, magandang hapon po sa inyo, no? Marami salamat sa pagkakataon. Hindi ko, yung mga huling paalala na lang ni Dr. Limpina, no? Lalo na sa ating mga lumalabas palagi. Di ba, syempre, lalo na ngayon, Bob, sabi nga, there na, no? Marami ng mga pinupuntahan kung saan-saan. Oo nga, at kaya natinlakan niya yung undas. Hindi po na rin mapipigil, eh. Lalumabas din yung ating mga tao. Yung mga huling paalala na rin lang po, no? Of course, yung ating basic, very basic po yung ating mask, yung alcohol, ganyan. Kaya may mapagkakataon talaga.
hindi mo maiiwasan talagang hindi lumabas. Naku, na-disconnect yata. Ano wala yata sa connection ni Victoria? Ganda-ganda na sila. Okay. Ay, ano nga, nakabalik ko. Pero, ayun na nga ang problema sa internet. Asensya na, bahagi na internet connection sila sa amin ni Victoria kaya naputin tuloy. Buti lang, nakabalik ulit. Anyway, so... siguro po pinaka-importante lang sa ngayon talaga no, lalong-lalo na kung tayo po lalabas. Siguro I would like to remind everyone ano, magpabakuna na ho tayo. Huwag na ho tayo makinig doon sa mga maling impormasyon na napapakinggan ho natin sa iba. Makinig ho kayo sa aming mga eksperto. Hindi ho namin ilalagay sa alanganin ang buhay ho ninyo. Kasi maski ho kami, nagpabakuna ho kami, no? So, katunayan na, katunayan ho, na talagang ito po namang mga bakuna na ito ay effective, no? Para maligtas ho natin ang bawat isa sa kamatayan, no? From COVID-19. And then, of course, no? As always, although optional na po ang pagsusuot ng face mask, mas maganda pa rin po na magsuot ng face mask, lalo na doon sa mga matataong tao, kahit na po ito ay outdoor. Yun. Ako, doktora, napakaraming bagay po kami natutunan sa inyo at napakaraming tulong sa mga ating mga kababayan niyan. At sana nakikinig hindi lang pati mga kababayan natin, pati local officials, at pati ating mga DOH. Ako, maraming salamat po, Doktora Maricarmen Pin, dating Pangulo ng Philippine College of Surgeons of Physicians, sa inyong napakaraming naibahagi sa pagkakataong ito. Yes, magandang salamat din po, Gov, and salamat sa pagkakataon na makapagbigay tayo ng impormasyon sa ating mga kababayan. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. At ikaw sa Bulacan, Dr. Maricar, maraming salamat po sa uulitin pa. Mga kaibigan, yun po ang ating batigang doktora na tumutulong sa atin, dating Pangulo ng Philippine College of Physicians sa ating buong bansa. Nagbabalik ang ating programang OBIT-P sa IEC. Magkakita sa mga ilang paalala. OBIT-P sa IEC. Magkakita ang ating programang OBIT-P sa IEC. At kayo naman, partner, bigyan natin ito ating kaibigan mula sa Pag-asa, weather forecaster, Ms. Grace Castaneda. Magandang hapon po, Ma'am Grace. Kumusta na panaligyan ng panahon? Magandang hapon din po sa ating lahat. Update sa minimonitor natin na bagyo na si Neneng. Ito nga ay nag-intensify at isa ng ganap na tropical storm habang binabaybay pa din ang Philippine Sea sa silangan ng extreme northern Luzon. At kanina, huli itong namataan sa layang 230 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglimit ay lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin umabot sa 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour at sa kalukuyan. Ang tropical cyclone wind signal number 2 natin ay nakataas sa Batanes, Cagayan, kasama ng Mabuyan Island, sa Apayao, northern portion ng Abra at maging sa Ilocos Norte. Samantala, wind signal number 1 naman sa northern portion ng Isabela, sa bahagi ng Kalinga, sa rest of Abra, northern portion ng Mountain Province at Ilocos Sur, kung saan paalala po sa mga kababayan natin dyan, makakaranas ng mga malakas na hangin na dulot ni Bagyong Neneng. Samantala, sa mga pag-ulan naman po, no, yung bahagi ng Batanes, Cagayan, maging yung bahagi din ng Cordillera Administrative Region at Ilocos Region, yung ating Ilocos Provinces, makakaranas po yan ng mga malalakas na pag-ulan na dulot ni Bagyong Neneng. Kaya maging alerto po, no, sa ating mga kababayan at mag-ingat po tayo, makipag-ugnayan sa ating mga LGU dahil yung mga pag-ulan po na dulot ni Bagyong Neneng ay posible po or magiging mataas yung mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ina-expect na natin na ito nga ay patuloy na babaybay dito sa area ng extreme northern Luzon at posibleng lumabas sa ating area of responsibility by Monday. Muli po, yung mga pag-ulan po na dulot ni Bagyong Neneng ngayong gabi po yan hanggang bukas, posible pong makaranas pa din yung areas ng northern Luzon. Dyan po yan sa Batanes, Cagayan, sa Cordillera Administrative Region, maging sa Ilocos Provinces, kung saan muli po, paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At yun ang latest dito sa The Forecasting Center ng Pag-uho. Ma'am Grace. Yes po.
Oo, hanggang ang sabi po ninyo sa Enero, sa Lunes pa, nasa lalabas, makakalabas ng Philippine Air Responsibility si Neneng, Bagyong Neneng. So, ibig sabihin Sabado ngayon, Linggo, halos dalawang araw pa bago siya lumabas kung magpapatuloy ang kanyang pagtakbo. Yes po. Tama and po ngayon, hanggang bukas, posible pa din po or meron pa rin tayong mga pag-ulan, mga malalakas na pag-ulan na mararanasan sa area ng Northern Luzon. Okay. Maraming maraming salamat po, Ma'am Grace Cansaneda ng Pag-asa. Partner, at least, at least, 36 hours na lang makakaalis na rin si Nene. Mag-cover, sana oh, ano, makamabot ng Lunes. Oo nga, pasok na. Bukas na, oo. Oo, sana bilis-bilisan niya ang konti pag-alis. At nandun sa Batanes eh, pagkakayang palapit na yun. Mm-hmm. Anyway, partner, talagang... Oo. Isa pang nabalita na nakakapag-alala sa atin ngayon, yes, merong lumalabas sa findings partner, ang COA, at may pag-aaral na yung palang mga binibigyan ng conditional cash transfer, yung 4P sa program, oo, 7 taon na, 13 taon na iba, hanggang ngayon 90% nandun pa rin sa ating nandun pa rin, hindi nakakaalis, ano? Kaya palingkitin dapat i-examine yung programa na yun. Yes, at lumalabas ngayon, sila sa DSWD partner, kulang din ang pondo nila. Mm-hmm. Paano mangyayari yan? Talaga namang pagka-UCPM, talagang parang hindi ba parang yung culture of mendicancy, yung kultura ng pamamalimos, baka yun ang natututuhan nilang kababayan natin. Samantalang marami diyan na may gusto namang magkaroon ng pagkakataong magiging buhay nila, siguro dapat baguhin ang approach. Mm-hmm. Kapagkat hindi lamang yung ganyang condition cash transfer, kundi bigyan ng pagkakataong makapaghanap buhay. Oo. Ang pinag-tagok yung, ano tawag doon, yung parang nahirati ba, sabi ng nanay ko nahirati na sa ganyan. Eh, kumbaga, kasi binabibigyan mo, hindi naman yung lahat, ano. Meron din naman yung talagang, sabi ko sadyang mahirap din ang buhay. Ito. Kaya lang yung iba talaga, hindi na nagsuscribe because nakakuha na nila yung, sumasapat siguro, parang gano'n, ano. Kaya, nagtitagaan nila. Oo, parang nagpag-tsatsaga na nila. Pero, mahirap naman din ho yun dahil tulungan din ho natin yung ating sarili habang tinutulungan din ho tayo ng gobyerno. Totohanan yan. At marami naman ang totohanan ay kaya. Alam mo, makwento ko lang partner, noong isang linggo, nagpunta ko yung sa Tagalimpo Foundation. May contest na nabibili ng 10 outstanding programs every year. Uh-huh. Isang sa contestant ay itong sa Libertad Antique. At mamagiging nagpunta kami pero napanganda sistema nila roon. Nag-organize sila ng Libertad Peace Forever Savings Club. Ang ginagawa nila partner, nagsimula sila, nagbibigay sila ng parang paluwagan system. Mm-hmm. Alam mo, nagsimula sila isang grupo lang noong 2017. Uh-huh. Ngayon anim na po tatlo na, dati isa, dalawang po apat lang sila. Nagsimula sila, bigay-bigay konti. Pagkatapos matapos ng taon, 85,000 lang ang pera nila. Alam mo ngayon, one unit, 63 units na sila, 63 groups. Apo. SEMA, nagbibigay sila. Pagkatapos nagbibigay din sila ng social fund. Pagka merong mga pang matutulungan, emergency, pangailangan, doon ang gagaling. Pero iniipon nila, nagsisave sila, makakautang ka ng 3 times as much sa deposit mo. Oh. Sa pangailangan mo, no? Mm. Alam mo, napakaraming nakatulungan. Yung mga nagtitinda, nadagtigan ng puhunan nila. Sabi nga, isang nagtestigo, ako po niya dati, naglalakad lang, bilibidit ko lang basket-basket. Hanggang pagkatapos mo ng isang taon, nakabili na ako ng tricycle. Ngayon po, ilan, dalawa, tatlo na yata yung kanyang puhunan niya lumaki at lumaki kita niya. Pero namang nagkaroon emergency, galing sa sales. So, ang punto, yung from isa na 85,000 2017, ano ba ngayong taon nito as of September 30? Maabot na ng 23.5 million pesos yung kanilang puhunan na iipon. So, pagkatapos ng taon, nag-hati-hati sila, nabibili nila yung kanilang mga nabibili nila yung mga pangailangan, nakapagpuprograma sila. Pero importante, ito isang example na naalala ko
na hindi sila umaasa doon sa four piece. Yes. Hindi sila umaasa kundi nag-ega sila. At saka hindi lang yan. 75% ay mga babae miyembro, mga asawa naman nila na nangisla. Kasi island barangay ito eh. At saka 5 plus municipality to partner. Okay. 17,500 lang ang populasyon, ano? Although sabi ni Mayor Marijante, ay maaaring 90,000 na sila, pero napakaliit pa rin. Sabi ko nga, parang isang barangay na sa Bulacan yun eh. Isang 90,000, 70,500. Pero kitang-kita mo, tahanga-hanga yung ginagawa nila. So ang punto, kaya ako nakapagpagkit dito ito, isa yung siguro sa dapat na pag-revisa sa programang 4Ps. Tulungan yung mga ganong klaseng tao na tinutulungan ang sarili. Yes, through a counterpart mechanism system. Pagkat sila, isipin mo, nakakapag-negosyo sila ngayon. Hmm. Pagkatapos, pag nag-emergency, isa naman, na-aksidente, dati po niya, problema ko, ito ngayon, tinutulungan sila. Isa sa tuition, nakakatulong. Mm-hmm. At saka, yung bukod doon sa kanilang savings partner, meron silang tinatanggong social fund. Nagbibigil sila social fund pagka doon kinukuha pagka... At meron silang rules, klarong-klaro. Pagka hindi ka umaten, magta ka 10 piso. Pagka meron kang dinagawang report, 10 piso. Disiplinado lahat ko, ano? Oh, para naman din sa kanila lahat yan eh. Siyempre para sa yung beneficio rin yan. Kaya dapat talagang tulungan mo yung sarili mo para makatulong ka din sa kapwa, di ba? Tapos binibless naman tayo ng ating Panginoon ng mga instrumento ko, ginagamit na yung... Correct. Kaya ngayon, iniisip nila partner, magbuburin sila, tutuloy na yung ginagawa nila yun, magbuburin silang kooperatiba. Para yung kooperatiba kasi, may build-up, may capital build-up provision. Ito kasi pagkatapos ng taon, pinahati-hati nila. Kaya, tama-tama yung sinasabi mo na yun. Parang tulungan dividendo ko, ano? Oo. Oh. Mga dividendo, no? Oo. Oh. Meron ka, kaya kahulog ka ng hulog, tapos kung hindi ka nang hirap, syempre, iba-iba naman tayo ng estado, no? Yes. Di mas malaki yung dividendo makukuha mo. Always, at saka yung mga, tama. At saka yung mga lalaki naman, nangangisla, at binabantayan nila yung kanilang mga municipal waters, yung 15 kilometers from the baseline. Uh-huh. Hindi nila pinapayagan may pumasok ng mga trawlers, at saka walang dynamite fishing. Ang ganda-ganda na kumulitin nito. Kaya, ewan ko, nakikinig sila ngayon, pero binabati ko yung mga taga-libertad. Hindi ko alam kung sila yung mga kasama doon sa mga finalists. Kapag salamat sa mga screeners, National Selection Committee. Congratulations din, Gov, doon sa mga nanguna at nangangasiba at sa lahat ng mga miyembro niya. Because magandang, kumbaga good examples na magandang... Yes. Para kaya nga, yun yung galing po ako ng sistema eh. Best practices, pinubo, para mapagaling. Alam mo, nung aking gobernador, tuha na lang, okay. Apat na programa namin nung nanalo dyan eh. Ang kagandahan, mula noon hanggang ngayon, nandiyan dyan pa rin. At natutuwa ko yung cooperative program namin, sinataguyod ni Governor Daniel Fernando. Mm-hmm. At ang panahon nito ay panahon ng cooperative, cooperative month, 1989 pa cooperative month na yan. Sabat yes. Kasi 2011 lang na ginawa yung cooperative year. Kaya naunang Bulacan talaga. Mm-hmm. Anyway, partner. Yes. Bago lang tayo magtapos, nais ko lang din na yung nangyari kay Secretary Boyeng Rebolla, hinahangaan ko yung kanyang posisyon dito. Mm-hmm. At pati yung PDEA, tama yung ginawa nila na yan. Alam mo, mabigat ang nangyari na yan, pero kitang-kita mo na gumagalaw na hindi pinakikiraman yung prosecution system at hindi ka puri-puri. At yung nangyari sa kanya, ibig sabihin lang niya, number one, kahit sino, malaas sa pamilya, malaking pamilya, mayaman pamilya, o mahirap pamilya, apektado ng problema ito, isalot na ito. At dapat pumutihin ng gobyerno sa pagtulong-tulong ng labanan nito at mga programan dapat tuloy at supportahan na ating mga kababayan. At ang pangalawa ay, yun na lang sabi yung mag-resign, hindi ako naniwala dapat mag-resign, si Boyeng Rebolla. Hindi na sinabi ng Pangulong exactly. Bongbongo. Agree ako doon sa... Agree ako ka Presidente yun. Wala naman siya ginagawang masama. At ang totohanan, isipin mo, dinahilalagad ng kaso at walang bail, walang piyansa, ano? Sabi siya, ginagawa ang trabaho talaga, ano? Walang presyo sa kamila. Mm-hmm. At palibhasa, medyo kilala ko rin yung pamilya na yan. Kakasabay ko talaga yung gobernador, yung tatay nila. Nakikita ko na sa mga magkakapatid na yun kung gano'ng kagaling sila mga ikipaglingkod.
Kaya I sympathize with them. Napakahirap ng yari yan, lalo na doon sa lola nila, no? Si Ma'am Vitas, na may bahay, no? Siyempre masakit yun. Pero ibig sabihin, anybody can have that kind of problem. And therefore, dapat talaga harapin ang tama ito at butasin ang problema ito. Agaw! Ang kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng anak. Oo. At saka 38 anos na siya, punyayama siya. Panagutan niya kanyang ginagawa na yun. At, tama. Anyway. Go, ihabol ko lang pala yung ating pagbati kay Kuya Nelson Malinaw. Magandang hapon ng Judith and Go Covet. Galing siya sa Virginia, USA. Go, tagapakinig natin po. Ay, oo. Sama natin sa Dear Ate Judith sa lahat po ng programa ng DWRC. Hello, Kuya Nelson Malinaw. Hello, salamat po sa inyo. Sinuwag natin sa kanila, Go. At saka sa iba pang nakikinig sa atin at sa Facebook at lahat kung lumatulim pa sa atin. Maraming salamat po mga kampi, mga kambayan. Magkapatuloy po natin ating paglilingkod sa bayan sa programang ito sa bayan. Anyway, partner, pasalamatan na natin ang ating mga kasamahan niya sa opisina. Ako, nais sa ating nga pasalamatan ang mga nakadugit na kaagapay natin ano, sa ating programa. Of course, nandyan sina June Aguba. Of course, si Engineer June Aguba, yung ating technician on duty. Ayan, Sokmed natin, si Jello Mayno. Ayan, ang ating mga communication assistants po, si James Jesus at Jessa Barameda. Ito ayan, si Mays, oo. Si Mays, oo, kanina go pa, no? And even Engineer Jerry Pareto, go, may nag-birthday. Hindi lang masyadong naramdaman, that's a leap. Happy birthday, oo. Ano? Happy birthday, Engineer Jeric Barreto at sa lahat po ng mga nagkiriwang ng kanilang kaarawan ngayong October. Although hindi pa naman tapos ang October. Go, hindi pa, ito. Hindi pa partner. Oo. Anyway, yes. At pag kayo po yung Alis, nandiyan na rin yung programa ni Monche Enrique Serrano at ito po ang inyong lingkod ulit pagdala kasama si partner Judah yung nagkaanya sa Sabado. Salamat sa inyong pagtaguyod at pagtantilik sa ating programa dito sa istasyong DWIC. May todo lakas sa programa Ovid PSIG. God bless us all. Bye. Bless us all. Bye. Happy weekend, go. Happy weekend, everybody. Sa susunod na linggo uli, sama-sama pa rin tayo sa bagong adhikain ng bayan. Murang gamot, iparating sa buong bayan. Dito lamang sa Ovid P sa IC.